Ayun, tikom na tikom yung mga bibig ninyo ah. Bakit masaya kayo dahil si BBM ang tinitira ng kabilang kampo, hindi yung paka-isko ninyo? Sa pilitang pinapirma para po suportahan ang pagkampanya po ni Mama Linlin. Kaya naman pala napakaraming mga kabataan na dumadalo po dyan sa mga karaban sa tsaka proclamation rally, mga lods. Ang karaban sa tsaka proclamation rally po ni Mama Linlin ang may pinaka malaking ginastos po. Eh si Mama Linlin ninyo, napasakay ng motor, walang helmet yung driver, pinasuot sa kanya. Napaka-plastic po ng dating dito, mga lods. Yo, what's up mga lods? It's Megan Peps TV. Welcome back po sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. Tatalakayin natin mga lods, no? Bakit nga po ba napakaraming pumupunta sa mga proclamation rally ni Mama Linlin? At sinasabi pa po nila, nahigitan daw po nila ang mga rally, caravan, ni BBM. Pistado po ang kanilang strategy mga lods. Yan po ang ating tatalakayin. Pero bago po tayo magsimula, kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, please click the subscribe button and click nyo rin notification bell para lagi kayong ma-update. And follow nyo po sa aking Facebook page, PepsTV 2.0. E na nga po mga lods, no? Akala po nila, mahihigitan po nila ang mga proclamation rally na ginagawa po ng unit team. Ito po ang kay BBM mga lods. Ikukumpara po natin ang tunay na suporta sa peking suporta. Meron po tayong mga ebidensyang ipapakita sa inyo. At mamaya po, susupalpalin po natin yung mga vocalista ni Jorme Isko. At ang tahitahimik nyo about dito. Puro na lang kayo pagtira kay BBM. Ayun nga po mga lods, no? Meron po kasi naglalabas ang mga post. Sabi po dito, ito po ba ang listahan ng hold ng mga sahod na pinipilit pumirma? Oo ata. Post po ito ni Kim. Ito po yung mga listahan ng mga di umano pumirma para sumuporta o may sapilit lang suporta para po sa pagkandidato ni Mama Linlin. Sabi pa po dito, ang inquirer.net, Lenny Robredo is our education president. Current former president's head and administrators of schools, universities, and colleges express support for presidential aspirant Lenny Robredo and Vice President Beth Kiko Pangilinan. Among the signatories are former Education Secretaries Bro Armin Luistro and Pe Hidalgo and Shed, Chairperson Patricia Licuanan, Angel Alcala, and Esther Garcia. Galing po ito kay Gidon sa Facebook. Post po ito sa inquirer.net mga lods. Ito daw po yung mga eskwilahan na di umano sa pilitang pinapirma para po suportahan ang pagkampanya po ni Mama Linlin. Kaya naman pala napakaraming mga kabataan na dumadalo po dyan sa mga karaban sa tsaka proclamation rally mga lods. Napansin nyo po ba? Puro po mga kabataan, mga estudyante. Pilitan po silang pinapasuporta, pinapapunta dito po sa mga karabans o sa mga rally ni Mama Linlin. Kawawang mga kabataan mga lods. Pakita rin po natin mga lods na meron pong ebidensya na yung ibang mga sumusuporta po kay Mama Linlin ang habo lang po dyan pang gasolina. Sabi po dito mga lods, Bisaya to, Tagalugin ko sa inyo. Mi uban mi, dili tungod mi support mi, tungod na ay libreng pang gas o foods. Tumama lang daw po sila mga lods dahil daw po merong libreng gasolina at pagkain. Solid supporters BBM Sara, 2022 pa rin kami. Yan po ang post mga lods. Kaya, kahit gaano man karami ang ipakita sa mainstream media at talagang kinukonsinti po ng mainstream media ito pong mga karaban sa tsaka proclamation rally ni Mama Linlin at sinasabi po na napakaraming dumalo, mga peking suporta po yung nakikita ninyo. Bakit mga lods? Dito po sa proclamation rally nila sa Iloilo na booking po ang kanilang ginagawa. Ayon po dito sa nag-comment mga lods, kaya dumami kasi lahat yun government employees. Kasi nga daw po, ang mayor at governor po ng lugar nila, kung di daw po sila susunod, i-hold daw po yung sahod. Tama po ng ugali mga lods. Sabi pa po dito ng isa, si Hazel Reyes mga lods, hinold po yung sahod namin kaya need daw namin umatin at mag-pink shirt pero BBM Sara kami. Government employees po ang mga dumalo po dito sa Iloilo mga lods. Kaya yung ibang sumuporta dyan sa Iloilo mga lods, mga maka-BBM, hindi po lahat yan solid supporters ni Mama Linlin. Meron lang po talaga silang matinding dahilan kaya po sila nandyan. At dito nga po sa post po ni Attorney Glenn Chong, bayad di umano, tig 500, mga dumalo dyan sa rally po ni Mama Lenny Robredo ninyo.
sa General Trias ayon kay Congressman Jesus Crispin Remulla. Alam naman po natin na maka Duterte po ito si Idol Remulla. May mga jeep, staging area, and may mga t-shirt at uniforme pa daw po sila, mga lods. Nakakatawa, di ba? Tapos ibabalita ng mainstream media ng mga konsentidor, ayaw na ayaw kay PRRD at kay BBM, na sobrang dami daw po nang umattend. Kawawa naman po yung mga nanonood dito sa mga mainstream media na to. Talagang pumalit sa ABS-CBN. Oh, meron pa mga lods. Sabi pa po dito ni Jay Padriga, please directly, quickly adds at least 2,000 Iloilo City Hall employees to the audience. I had up to PM a couple of Iloilo-based FB friends to check if there's any truth to this. And guess what? They told me, considering I'm posting this, so Lenny Kiko rally organizer, what is this? And po nakalagay dito, to all City Hall employees, what rally? Where? Iloilo Sports Complex. When? February 25, 2022, 3 PM. Wear pink t-shirt. Attendance is a must. Booking na po ang mamalenle ninyo. Yan po pala ang ginawa nila, kaya po napakaraming pumunta doon sa Iloilo, mga lods, nung nag-rally sila. At syempre may mga paartista po sila doon. Pero kung babalikan natin yung mga caravans na ginawa po nila, mga lods, wala naman pong interesado kay Mama Lenlen. Pero ba't ganito sa proclamation rally, mga lods? Eh, napakarami po nila. Naghihiyawan pa po. Kagaya po nang nangyari sa Cavite, mga lods, papanood po natin sa inyo. Halos ganun din po karami ang nahakot po nilang supporters. Bakit? Siguro, mga lods, ganun din po ang naging strategy nila dito, hold pa rin po ang sahod. Tapos di umano, sa post po ni Atty. Glenn Chong, meron daw po di umanong 500 na binibigay daw po sa kanilang rally. Ito po, galing po ito kay Kiko Pangilinan, FB page, mga lods. Pakita po natin sa inyo. Ang init ng pagtanggap ng mga Kapitenyo sa Lenny Kiko Tandem! Ayan, mga lods, oh. Di ba napakarami? Mga kabataan halos to, mga lods, ha? Kawawang bansa, mga lods. Alam niyo po ba, mga lods, sa tingin ko lang, ha? Ang caravans at saka proclamation rally po ni Mama Lenlen ang may pinaka malaking ginastos po 2022 election, mga lods. Kung totoo man yung tagpa 500 ang isa, mga lods, napakaraming tao nito. Tapos meron pa siya pakulo dito, mga lods, no? Tumakay daw po siya sa motor. At ito po yung motor para lang po makaabot dito sa proclamation rally na to. Kasi nga daw po, na-late daw po si Mama Lenlen niyo, so sobrang traffic. Ito po yung nangyari. Ah, yan. Ayan si Mama Lenlen niyo, napasakay ng motor, walang helmet yung driver, pinasuot sa kanya. Hindi hinuli ng police o ng mga LTO or ng traffic enforcer. Okay lang, si Lenny Robredo yung ang kasko eh. Walang huli-huli. Diba? Napaka-plastic po ng dating dito, mga lods. Ginagaya pa po yung ginawa dati ni PRRD, sumakay ng motor. Kaya din po, ginagawa ni Mayora Indesara Duterte na nagmumotor. Kala po siguro niya makakatulong sa kanyang boto. Ito naman ang aking masasabi dito, mga lods. Kung sakaling totoo man to, itong nakikita nating mga ebidensya na pinopost ng ating mga kababayan, about nga po dito sa di umano, inuhold lang daw po yung kanilang sahod, kaya nandyan po sila, mga lods. Napakawalang hustisyo po kung sino ba po mayor o governor ang nagpasimula po nito. Pati po yung mga eskwilahan, mga lods, na di umano, sapilitang pinasuporta kay Mama Lenlen para daw po din hindi ma-hold siguro ang sahod. Kawawang mga kababayan, di ba? Tapos ikukumpara po nila ang kanilang caravan na ito po, solid po talaga ang mga sumusuporta kay BBM, mga lods. Walang halong pagbayad, walang halong paghatak. Solid na suporta ang pinapakita ng sambayan ng Pilipino. Kontento na po kami sa ganito. Hindi po agaya ng peking suporta na sinasabi nila marami daw po, 47,000, 1,000 yung sinasabi. Pero ang totoo, yung iba naman po dun, maka-unitim naman po pala. Ito naman po, mga lods, mensahe ko lang sa apat na vlogger na ito. Dati, tinitira natin yung mga ganong klaseng galawan ng mga dilawan, ah. Ayun, tikom na tikom yung mga bibig ninyo, ah. Bakit? Masaya kayo dahil si BBM ang tinitira ng kabilang kampo, hindi yung
paka-isko ninyo? Akala nyo po ba nakakatulong yung pagtahimik ninyo? Akala nyo po ba tataas yung ratings ng inyong isko? Wala na pong pag-asa yung inyong kandidato. Kaya kung ako sa inyo, mag-isip-isip na kayo mga vlogger kayo kung totoo ba talagang para sa bayan ang mga ginagawa ninyo. Ngayon mga Lods, medyo nagkaroon po tayo ng linaw kung ba't nga po maraming sumasali sa proclamation rally ni Mama Lenlen. Kung tama nga po ang ating hinala na hinuhold nga po ang kanilang sahod dahil nga po doon sa message naman po ng ating mga Lodi na sila po ay nagtatrabaho sa City Hall, eh kawawa naman po si Mama Lenlen. Umaasa po siya na mananalo siya ngayong 2022 election. Yun pala, faking suporta lang po ang kanyang natatanggap. Dumarami lang naman po ang pupunta rin sa mga proclamation ni Mama Lenlen kapag meron po mga artistang hinahatak. Kaya ngayong darating na eleksyon mga Lods, Unitim po ni BBM at saka ni Mayor Indesara Duterte ang ating suportahan para po sa tunay na pagbabago at pagpapatuloy po ang ginawa po ng ating mahal na Pangulong Duterte. Ito po si Peps TV mga Lods. Stay safe and God bless you all. Peace!